mga kwento ni Felmo. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Teddy. Tubong masbati po kami. Bago ko simulan itong kwento, ay nais kong sabihin sa inyo na lahat ng ibabahagi ko ay base sa sarili naming karanasan. Sa mga hindi maniniwala, uunahan ko nang nire-respeto ko kayo. At para naman sa mga naniniwala at may karanasan o may kakilala rin na may tagong kaalaman tulad ng buong pamilya ko, ay maaari kayong magbigay ng komento o hindi kayo'y magpadala rin ng inyong sariling kwento dito sa channel ni Sir Seth. Matagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba talaga itong kwentong ito. Isa po kasi ito sa lim ng angka namin, kaya naman naisip ko na itago na lamang sa ibang pangalan ang bawat pagkakakilanla namin. Nang sa gayon ay manatili pa rin itong lihim. Ang pagtuklas ng tinatawag naming gintong kaalaman ay nagsimula sa lolo ko sa tuhod na si Lolo Miguel. Ang angka ni Lolo Miguel ay sadyang relihiyoso. Meron silang malakas at malalim na pananampalataya sa Panginoon. Karamihan din sa kanila ay marunong manggamot, manghilot, magtawas, at marami din silang alam na mga pangontra sa laban sa mga nilalang na nasa kaliwa, katulad ng mga masasamang elemento, laman lupa, at pati na rin sa mga aswang at mangkukulam. Isa na si Lolo Miguel sa pinakakilalang manggagamot dito sa lugar namin. Pero mas lalo pang nadagdagan ang mga kaalaman niya at ang kakayahan niya sa panggagamot simula nang matutunan niya ang tagong kaalaman. Pinaniniwalaan ng bawat miyembro ng angka namin na si Lolo Miguel ay isa sa mga pinagkalooban ng nasa itaas para marami pa itong matulungan. Nagsimula yun nang magkaroon ng panaginip si Lolo, na naginip siya na may isang matandang lalaki na nagsabi sa kanya na meron itong ipagkakaloob umano. Isa umano yung libreta na may gintong pabalat, kung saan nakasulat umano roon ang tinatawag na gintong kaalaman na maaaring magturo kay Lolo ng mga orasyon na magagamit nito sa panggagamot at makapagbibigay rin ito sa kanya na mga dagdag kakayahan na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao. Makukuha lamang niya ito kung pupunta siya ng impunto alas 12 ng hating gabi sa loob ng kwebang malapit kina Lolo Miguel. Maaari lamang niya itong gawin sa araw ng Biyernes Santo. Hindi nagdalawang isip si Lolo Miguel na gawin yan. Nang sumapit ang Semana Santa ay kagad siyang nagtungo sa kweba. Lunes pa lamang ay nag-ayuno na siya sa loob ng kwebang ito at hindi na siya lumabas doon hanggang sa sumapit ang Biyernes Santo. Sa ilang araw niyang pananatili ron, hindi siya kumakain. Tanging tubig lamang ang panlaman niya sa kanyang sikmura. Hindi umano naging biro noon ang mga pagsubok na pinagdaanan niya para lamang makuha ang libretang yon. Sa bawat araw na lumilipas sa loob ng kwebang ito ay iba't ibang pagsubok ang kinakaharap niya na sadyang sumusubok sa kanyang tapang at abilidad. Isa na roon ang paglabas ng isang abwak. Sa mga hindi nakakaalam, ang abwak ay isang uri ng aswang na nag-aanyong bayawak. Halos ikinamatay raw noon ni Lolo ang mga sugat na natamon niya sa pakikipagbunusan nila lang na yon. Mabuti na lang at kahit saan siya magpunta ay dala niya yung mga panlaban niya sa mga ito. May mga dala siyang panlaban sa aswang at mga maligno. Katulad ng tansong punyal, pinatuyong buntot ng pagi, at ang kanyang kwintas na may mutya ng ngipin ng kidlat.
May mga pagkakataon pa umano na habang nagdarasal siya, ay may bumubulong sa kanyang tenga. Meron din siyang naririnig ng mga boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kung minsan ay nararamdaman din niya na parang sinisilaban ang kanyang katawan. Napakainit umano ng paligid niya. Kahit na ang pangkaraniwang temperatura sa loob ng kwebang yon ay napakalamig, lalong-lalo na tuwing gabi. Nung sumapit ang Huwebes Santo, ay mas lalo siyang sinubok ng mga masasamang elemento. Lumitaw umano at nagpakita sa kanya ang isang itim na diwende kung saan ginamit nito ang itim na mahika para gawing paralisado ang buong katawan ni Lolo Miguel. Nang mga sandaling yon gawa ng hindi siya makagalaw, tanging ang panalangin at pananampalataya na lamang ang naging sandigan niya. Matapos niyang magdasal, bigla na lamang nagliwanag ang paligid nun. Nakakasilaw na liwanag kung saan ang tanging naaaninag niya ay imahe na may pagkakahawig sa matandang nakita niya sa kanyang panaginip. Nang maglaho na ang liwanag ay nakapagtatakang naigalaw na ni Lolo Miguel ang kanyang katawan. Nawala na rin sa kanyang paningin ang itim na diwending yon. Hindi na rin niya nararamdaman noon ang presensya ng mga elementong nakapalibot sa kanya. Nang tingnan niya ang kanyang orasan ay nakita niyang impunto alas 12 na ng hating gabi. Hudyat na sumapit na ang pinakahihintay niyang araw, ang Biyernes Santo. Pumwesto siya sa pinakapusod ng kuweba at doon ay lumuhod siya at taimtim na nanalangin. Hindi raw niya may paliwanag ang naramdaman niya nang makita ang unti-unting paglitaw nang tila maliit na lawa sa mismong harapan niya. Napakalinaw umano ng tubig nito kung saan malinaw niyang nakikita roon ang kanyang refleksyon. Hindi siya makapaniwala nang makitang sa pinakasentro nito ay naroon ng maliit na libretang may ginintuang kulay ng pabalat. Nang aabutin niya umano yon, kahit hindi pa niya ito nahahawakan ay isang himalang kusa na lamang itong gumalaw at nagpunta sa kanyang palad. Isa pa umano sa mga nakapagtataka ay hindi man lamang nabasa ang libretang yon. Tuyong-tuyo ito nang iangat niya mula sa tubig. Nang buklatin niya ang bawat pahina nito ay wala siyang nakitang anumang nakasulat. Muli siyang pumikit at nagdasal. Hiniling niya na magkaroon siya ng kakayahang makita at maintindihan ang kung anumang nakasulat doon. Nagliwanag ang libreta at isa-isang lumitaw ang mga nakatagong kaalaman na nakasulat sa salitang Latin. Hindi umano niya alam kung bakit sa bawat salitang nakasulat doon, naiintindihan niya at mabilis na namememorya. May mga orasyon roon na nakapanggagamot sa mga tuklaw ng ahas, kagat ng aso, at iba't iba pang nakakamandag na hayop at insekto. Doon din niya natutunan ang orasyon na nagpahupa ng galit ng isang tao. Meron din namang orasyon para sa lagnat, pagsusuka at kung ano-ano pang karamdaman. At ang pinakamaganda pa ron, nakasulat din doon ang orasyon kung saan hindi ka tatablan ng bala o matatalim na itak. Marami pang ibang nakasulat doon. Bagay na talaga namang kamangha-mangha. Nang matapos na niyang basahin ang lahat ng mga nakasulat sa libreta, ay naukit na rin sa utak niya ang lahat ng mga salitang nasa loob nito. Simula nang mahawakan niya ang libreta at matuklasan ng mga gintong kaalaman ay unti-unting naghilom yung malalalim niyang sugat na natamo niya sa pakikipagbuno sa abwak. Naramdaman din niya ang ibang lakas at liksi ng kanyang katawan. Paglabas umano ni Lolo Miguel sa kuweba, ay tila panibagong Miguel ang muling isinilang. Mas malakas
mas matapang, at higit sa lahat, mas maraming alam sa panggagamot. Lubos niyang pinasalamatan ang pagkakaroon niya ng natatanging abilidad at pagpili sa kanya na maging tagapangalaga sa libreta. Nasubok ang abilidad na yon ni Lolo Miguel nang minsang matuklaw ng makamandag na ahas ang panganay nitong anak na si Lolo Ato. Si Lolo Ato ay yung tatay ng tatay ko. Siguro, kung tuluyan itong namatay matapos matuklaw ng ahas na yon, ay baka wala ako dito dahil hindi niya magiging anak si tatay. Wala nang malay si Lolo Ato nang matagpuan ito sa bukid kung saan siya nag-aararo. Nangingitim na ang labi nito at ang masaklap pa ay naihina rin ito sa salawal niya. Sobrang hina na umano noon ang pulso ng lolo ko gawa ng kumalat na yung laso ng kagat ng ahas. Nag-iiyakan na umano noon yung mga lola ko at yung mga kapatid ni Lolo Ato. Akala kasi nila ay mamamatay na ito. Nung dumating si Lolo Miguel ay itinapat daw niya yung palasingsingan niyang daliri sa mga labi niya habang inuusal yung orasyon na para sa mga makakamandag na hayop. Pagkatapos ay hinipa niya simula sa ulo pababa hanggang sa dibdib sa mismong tapat ng puso. Muli siyang umusal ng orasyon at pagkatapos ay hinipan niya muli pababa hanggang sa paa kung saan yung pinagtuklawan ng ahas noon. Matapos yon, muli siyang umusal ng orasyon. Yung pangatlong orasyon na yon, ang tinatawag niyang pansarang orasyon. Ilang minuto lang ang lumipas ay bigla na lang nagpawis si Lolo Ato. Lumabas sa balat niya ang kulay dilaw na pawis na ayon kay Lolo Miguel ay doon na raw nakahalo ang kamandag ng ahas. Sa mismong pinakasugat naman, lumabas yung napakalapot na likido na manilaw-nilaw yung kulay noon. Noong lumabas na lahat ng yon, ay doon na unti-unting bumalik ang kulay ng labi ni Lolo. Pagguan, nagkaroon na siya ng malay na parabang wala man lamang nangyari. Bumalik yung dating lakas niya. Maging siya ay hindi makapaniwala na mabubuhay pa siya sa kabila ng lakas ng kamandag ng ahas na yon. Marami ang nakasaksi sa nangyari. Kaya naman marami ang nagdagsa ang nagpapagamot kay Lolo Miguel. Hindi siya naniningil ng kahit na kusing sa panggagamot. Hindi lamang sa mga may sakit na susubok ang kakayahan nito, kundi pati na rin sa mga aswang at iba pang mga bagay. Isang gabi, nangisda umano sina Lolo Ato at Lolo Miguel. Bilog na bilog umano ang buwan nun. Napakapayapa ng dagat. Nang medyo malalim na umano ang gabi ay nagsimula na silang makarinig ng mga wakwak. Natakot umano noon si Lolo Ato dahil hindi lamang isang wakwak ang naririnig nila. Marami sila. Nung una ay napakalakas daw ng huni nila hanggang sa hindi naglaon ay pahina na ng pahina ang huni ng mga nilalang na yon. Senyales lamang na malapit na sila sa kinaroroonan ni Lolo. Yung mga mangingisda na wala gaanong alam sa mga wakwak ay nabibiktima gawa ng nalilito sila dahil inaakala nila na malayo na sa kanila ang kinaroroonan ng aswang dahil mahina ng huni nito. Ang hindi nila alam, kabaliktaran yon. Nang marinig umano ni Lolo Ato na sobrang hina na ng huni ng mga wakwak, ay halos mangatog na siya sa takot. Paano kasi, ilang mangingisda na rin sa lugar nila ang nabiktima ng mga ganitong nilalang. Kung minsan ay makikita na lamang na palutang-lutang ang bangkay ng mga yon. Wakwak na ang dibdib. Wala nang laman loob. Nung marinig na ni Lolo Ato ang mga pagaspas ng mga pakpak, ay mas lalong dumoble ang naramdaman niyang takot. Nagtaka siya noon dahil parang wala lamang yun kay Lolo Miguel.
ni hindi niya ito nakitaan ng kahit konting takot man lang. Ang tanging nakita niyang ginagawa ni Lolo noon ay nakatapat ang palasingsingang daliri nito malapit sa kanyang bibig, habang walang tigil naman sa pagbuka ang kanyang mga labi. Doon na niya naisipan na marahil ay umuusal na naman ang orasyon si Lolo Miguel. Hinipan umano ni Lolo Miguel ng 3 beses yung palasingsingang daliri nito. Saka itinaas. Maya-maya ay nangagsibagsakan yung mga wakwak sa paligid ng kanilang bangka. Namatay ang mga yon dahil sa malakas na orasyon na pinakawalan ni Lolo Miguel. Ilang oras pa raw silang nangisda bago sila nagpasyang umuwi na. Nung malapit na umano sila sa Pangpang, sinalubong sila ng isang nilalang na may malapad at nakabukang pakpak. Nakaapak ito sa tubig pero nakapagtatakang hindi ito lumulubog. Mapula ang mga matang nakaluwa nun. May mahabang dila. Matutulis ang mga tenga nito at maumbok ang malaki nitong bibig na puno ng sapin-sapin ng ngipin. Ayon kay Lolo Miguel, ang nilalang na yon ay isa umanong kubot. Isa sa mga uri na mapanlansing aswang. Ang mga pakpak nito ang ginagamit niya upang malansi ang biktima. Bagamat meron itong malapad na pakpak, wala itong kakayang lumipad. Diri ka lang dong, kay patsyon ko lang iring kubot. Sambit ni Lolo Miguel na ang ibig sabihin ay dito ka lang. Papatayin ko lang itong kubot. Napatango na lamang si Lolo Ato habang naghihintay sa mga susunod na gagawin ng kanyang tatay. Gay na lang ang pagkagulat ni Lolo nang makitang bumaba si Lolo Miguel sa bangka. Naglakad sa ibabaw ng tubig. Ilang beses siyang napakurap noon. Hindi makapaniwalang magagawa ni Lolo Miguel na maglakad sa ibabaw ng tubig. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mamamangha sa mga nasaksiyan ng 2 mata niya. Unang sumugod sa kanyang aswang. Hinampas siya nito gamit ang malapad niyang pakpak. Sa sobrang lakas ng pagtama nito kay Lolo Miguel ay tumilapon siya sa hindi kalayuan. Pero kaagad din itong bumangon at mabilis na lumapit sa nilalang na yon. Parang hangin umano ito sa bilis nun. Hindi na halos masundan ng mga mata ni Lolo Ato ang kilos ni Lolo Miguel. Nakita na lamang niya na nakahandusay na yung nilalang na ito habang unti-unti nitong lumulubog sa tubig. Muli umano itong naglakad pabalik sa bangka nang hindi man lang lumulubog ang paa niya. Doon na naisipang itanong ni Lolo Ato kung paano ito nagawang lahat ni Lolo Miguel. Doon na rin nagsimulang magkwento si Lolo Miguel tungkol sa gintong kaalaman na nakasulat sa libreta. Malaki ang paniniwala niya na ang Panginoon ang nagkaloob sa kanya ng kakayahang yon at hindi niya yon ipag-iimbot sa iba. Kaya naman pagsapit ng 1 taon nang dumating muli ang Semana Santa, ay itinuro ni Lolo Miguel sa kanyang mga anak ang panalangin nasa libreta at ang mga orasyong Latin na nakapaloob doon. Hindi rin naging biro ang pagsubok na hinarap ni na Lolo Ato at ng mga kapatid nito. Noong napagtagumpayan nila ang pagsasanay, ay nakamtan nila ang iba yung tapang, lakas at husay sa panggagamot. Mahigit 100 taon si Lolo Miguel noong siya ay pumanaw. Pero bago yon ay naituro niya lahat kay Lolo Ato ang mga kaalaman niya. Sa kanya na rin ito ipinamana ang gintong libreta. Isa sa mga naging huling habilin niya ay ipasa ang kaalamang yon sa bawat henerasyon ng pamilya namin. Ayon sa tatay ko, naikwento umano sa kanya ni Lolo Ato ang ilan sa mga nakaharap nito noong nasa kamay na niya ang pinakaiingatang libreta ni Lolo Miguel. Isang gabi, habang naglalakad daw siya pauwi galing sa pangingisda, naramdaman niya na may mga matang nakatingin sa kanya.
Pinakiramdaman niya ang paligid nun. Inamoy niya ang hangin. Masangsang at mabaho yun. Nangangahulugan na may ibang nilalang na nasa paligid. Sinadya umano ni Lolo na sumipol. Isang paraan yun ng pagtawag sa kanila. Kumalas ko sa mga talahib sa gilid at mula roon ay lumabas ang mga nilalang na nahahawig sa mga kambing. Ang kaibahan nga lang nila ay mas mataas yung puwetang bahagi nila kaysa sa ulo. Paatras din sila kung maglakad at pabaliktad kung tumingin. Mas lalong bumaho ang hangin nang sabay-sabay na nagsilitawan ang mga sigbin na yon. Sabay-sabay sumugod kay Lolo Ato pero isa man sa kanila ay walang nakatama rito. Nagkagulo ang mga sigbin dahil hindi nila makita si Lolo. Hindi rin nila ito maamoy. Isang orasyon na pambulag ang ginamit ni Lolo noon. Kasama na rin doon yung hindi siya maamoy ng mga mababang klaseng aswang. Hindi umano niya pinatulan yung mga sigbin gawa ng ang gusto niyang makaharap ay yung mismong nagmamay-ari sa mga yon. Malakas ang kutob niya na isang mabangis na aswang ang nag-aalaga sa mga ito. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang magandang babae. Saglit umano siyang nawala sa sarili dahil nabighani siya sa dalagang napakaamo ng mukha noon. Lingid sa kalaman niya, isa palang bangkilan ng babaeng yon. Isang napakataas na uri ng aswang. Nagawa nitong agawin kay Lolo ang libreta na nasa bulsa ng pantalon niya. Mabuti na lang at kagad ding nakawala si Lolo sa bitag na pangakit ng alindog nito. Nahirapan siyang talunin ng bangkilan lalo na nang magpalit na ito ng anyo. Mas lalong naging malakas at mabilis ito. Hindi na gaanong umuubra ang buntot ng pagirito dahil napakakapal ng balat. Doon na naisip gamitin ni Lolo ang mga orasyon na natutunan niya mula kay Lolo Miguel. Sa halos isang oras nilang paglalaban ay nakita niyang unti-unting nang hina ang bangkilan na yon. Gaano man ito kaliksi at kalakas, wala pa rin itong ligtas sa tindi ng orasyon na binitawan ni Lolo. Muling binawi ni Lolo ang libreta. Pagkatapos ay sinaksak niya ito sa dibdib gamit ang tansong punyal. Nang mamatay ito, ay isa-isa nang naglaho yung mga alaga nitong sigbin. Sa maniwala kayo't sa hindi, hanggang sa panahong ito, ay buhay na buhay pa rin ang gintong kaalaman at ang libreta. Ang tagapangalaga nito sa panahon ngayon ay walang iba kundi ako. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Maraming salamat sa bago nating member sa YouTube, Beng. Happy 1 month kay Steph Latchika. Happy 2nd kay Kendi Pagurayan at kay Gemeline Custudio. Happy 3rd kay Demi Bilarga and U2DL. Happy 4th, Bakela Cafe, Merna Cabalonga, Joel Arms and Very ADM. Happy 5th, Krista Jane 123, Joel Macuse, Marifela Baldemora and Ana May Morados. Happy 6th, Queen Athena. Happy 7th, Cali Bautista. Happy 9th, Ron Ross Foster. Happy 11th, Ina Ann, Rhea and Sheen. Happy 13th, Miriam Pilaes and Rich Mar Jordan. Happy 16th, Luciana Amor and Amado Obana. Happy 17th, Irene Dutimas. Happy 18th, Sun Love and Kaspunay. Happy 21st, Emogen. Happy 22nd, Maya Acera. Happy 28th, Mr. and Mrs. Channel and Regan Simon. And happy 30th, Jessica Mulay. Sa mga nag-message naman sa atin, shoutout kay Princess Nera.
Sir, pa-shoutout naman po, palagi po akong nakasubaybay sa bawat upload mo sa tatlong channel mo gabi-gabi at natapos ko na po lahat ng upload mo. From Huergula, Manilin pa rin niya. Thank you po. Pa-shoutout po sa next video, sir. Nakasubscribe po ako sa tatlong yung channel. Addict na addict ako sa mga kwentong aswang. Halos napanood ko na yung mga videos mo lalo sa Proyekto Helmo at MKNT. Danica Palyera po. Pa-shoutout na rin po sa boyfriend ko, si Erbin Condol at sa mga friends ko na si Shane Sanchez, Ali Castro, Mikay, Edrald, and Krisa Villanueva. Thanks po and more power. Hello sir, sa pa-shoutout po sa 7th wedding anniversary ni Lee, Mark, at Thelma. July 30th, thank you. Hindi kami nagsasawa sa pakikinig sa inyo. From Thelma Dueño. Thank you. Sir, pa-shoutout naman po sa kapatid ko at sa asawa niya na walang sawang nakikinig sa mga kwento mo araw-araw. Jezel and Dulay, pati na rin po yung mga sisters-in-law ko. Na lagi nakikinig sa iyo, Shelo and Rona. Thank you, sir. Bo from Pasay. Pa-shoutout, boss, sa magulang ko na nayanggaw ko sila sa pakikinig kaya laging naka-speaker. Marianito, Liorag, Fe Capacite. From Antipolo, Rizal. Always nakikinig sila sa channel mo, boss, from Jack Muller. Boss, pa-shoutout, salamat and ride safe from Christopher Morales. Sir, pa-shoutout po kay JV Jade at sa kapatid ko si Jason Muega from Camarines Sur, Kate. Kate pala to. Magkiwalay kasi Kate. Pa-shoutout po sir at sa nililigawan kong si Abigail Yamat, sana sagutin niya na ako. From Code M. Ace. Good evening, pa-shoutout po sa Mr. Ko na si Lawrence at mga anak ko na si Christine, Tyrone, Zia, Lorraine at Jack Erwan. Naadik na adik sa pakikinig sa mga story mo. Habang kumakain, nakikinig kami ng mga story mo. Nagtatampong na hindi ko na-mention ang pangalan nila. Pa-shoutout din po ang mga MRM Electronics Center na sina Melco Tintin, Lynn, Amor, Cecil, Teresa. Nang Annie, Mads, Roselle, Pre, Triple. Pre John, Pre McCoy, Pre Insik, Pre John, Pre George, Pre Kenneth, Ninoy, Jelre, Pre Bensoy, Pre Japet, Pre JP, Nong Born, at especially si John Michael Sola. Thanks po, sir. Ginpangrikot ka na sa channel mo from Regina Rivera. Ayun mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.